maraming salamat sa suporta ninyo. Mahalin po natin ang Pilipinas. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Ma'am, maraming salamat po. Ang mga mamahirap lahat. Ano po ba ang mga experience niyo po sa panahon ng personal life? Yung experience, ayos lang. Lahat ang tarantado. Bawal sa kanya. Kailangan niya makait para nung gumalang. Yun ang kailangan niya. Nung panahon ng Marshal Lutay, ilang taon na po kayo nun? Anong parang ako nun? Marcelo. Ali, 35 years old na ako. 72 na ako ngayon eh. Ayan, ano po masasabi ninyo sa mga... Ano po masasabi ninyo dun sa nagsasabi na huwag na ako si Marcos, diktador? Huwag ka maniwala ron. Huwag ka maniwala, sinisiraan si Marcos. Ano po yung mga hindi niyo makakalimutan nung panahon ng Marshal Lutay? Maraming naitulong sa mga mahirap. Nagkakailangan ng mga mahirap, binibigay niya. Hindi na kailangan kung ano pang hinihingi. Mga papel niya para ano, basta siya pagkakailangan lumapit kay Marcos. Bunot kagad, bigay. Baga walang problema dati talagang... Oo, walang problema. Eh ano po yung sinasabi ng mga kalaban ni Marcos Tay? Sinisiraan lang si Marcos. Sinisiraan lang. Pero sa totoo talaga, mahusay yung ama niya, kaya yung anak, mas mahusay. Ayan, so Tay, ano naman po yung mga bukod sa murang bilihin dati, ano po ba yung mga hindi nyo makakalimutan sa kapanahon ng Ferdinand Marcos? Ang hindi ko makakalimutan, marami na itulong sa akin. Tinda ako sa Divisoria. Nilatag ko sa lansangan. Walang bawal. Basta malinis. Huwag sila. Ayaw sa tutupan, may tinda na ko dyan. Sa pinyang ko doon, wala ko. Wala akong problema na, bawal magtinda dyan. Natuwa sila. At sinasabi nga nila na mahal na mahal din daw po. Totoo po ba yan, Tay? Oo, totoo yun. Totoo yun, sinasabi nyo. Yan yung ano, Tay, yung mga sinasabi nila ng mga lintingata sa pinabay, yung lotelipan, ano na lintingpan? Ano na lotelipan po, yung lotelipan? Yung lintingata daw po at tinabay. Ayun, natikman namin yun. Mga anong isa ko ng panahon yun, nag-aaral. Nakalimutan ko anong panahon yun. Basta natikman namin yun, yung libreng gatas, libreng tinapay. Libreng tinapay sa panahonan. Oo. Kaya kailangan namin si Marcos. Marcos talaga ang... Mura po ba ang bilihin dati, Tay? Tsaka yung ating kuryente, napakamura noon. Oo, mura talaga nung araw ang bilihin. Tsaka yung kuryente natin, mas mababa. Oo. Na-interview ako kasi wag natin kalimutan si Marcos para siya maging ano rito. Maging ano kayo si Marcos, yung anak. Ayan, ikaw na, sino ang nagpupusok natin siya? Ito si Marcos siya? Hindi. Sorbe. Iglesia. Ay, iniintay pa ni nanay. Ayan, pero ikaw na, Iglesias. Ay, iniintay pa. Salamat po. So ano pa po tayo niya sa panahon ng Marshal Law? Magulo daw noon, magulo. Po masasabi niyo doon? Nung binaba ni Marcos ang Marshal Law, naging matino ang tao, lahat ang taong mali ang ginagawa, inuhuli niya, kinukulong niya. Bawal sa kanya yung pag nanakaw ka, o anong ginagawa mo, bawal sa kanya. Druga ka, bawal sa kanya. Kaya walang druga nung si Marcos nakaupo. At takot yung mga tao nun. Oo, mabait. Ang tao nun. Nag-aalam. Ayun ba, Tay? Ano po ba kung may kukumpara niyo yung mga kabataan sa unan? Ayun, malaki na po ba ang pagkaiba? Malaking pagkaiba. Maraming tarantado ngayon. Kaya maraming magnanakaw ngayon. Maraming nanakaw ngayon, nakaparada lang ang sasakyan mo na nakawin. Nung araw, ang tindahan ko, kahit walang takip, walang nanakaw sa tindahan ko, yung mga tindahan ko, walang takip yan. Nagtuturo ka po rito, walang takip yan.
ako ang paninda ko. So nung napalitan po si Ferdinand Marcos, pinalitan ni Korea ni former Corazon Aquino. Ano po yung na-experience niyo noon? Wala na akong tindahan noon, si Aquino na magulo na. Ninanakaw ng paninda ko. Nasa kapanahonan ko. Oo, ninanakaw ang paninda ko kasi malaki tindahan ko nung araw sa Divisoria. Mismong tutubanan, haba-haba ng tindahan ko. Sa ano rin ako tayo nagtrabaho sa may shopping center. 168. Ay malayo yun. Divisoria kami sa may tutuban kami. Tutubanan, tulad ko. Halimbawa, tutuban ko, likod. Dito lang ako. Yung karahay na yun, dito lang ako. Bakit po ninanakaw, nung panahon ni Cory Aquino, bakit po ninanakaw po yung mga panindan nyo? Bakit yung dati po, hindi naman? Wala silang tinatakutan eh. Ang batas nung araw nung si Aquino, kampi sa magnanakaw. Hindi na niniwala pag nagreklamo yung mayroong tindahan, may ninakawan niya kahit tindahan ko. Hindi sila maniniwala kung wala kang nahuling tao na ano. Kaya walang batas ng araw, walang respeto ang tao ng araw nung si Aquino ang nakaupo. Ay nung si Marcos, talagang magalang ang tao. Grabe pala yung experience ko sa panahon. Oo, nung araw pagka ang tindahan ko, walang takip yan. Pag may nanghihi, binibigyan ko kasi nagugutom eh. Bibigyan ko ng tapakwan o mangga. Kung ano ang tinda ko, binibigyan ko yan. Hindi naman marami. Yung tama lang sa kanya. Hindi, nagugutom eh. Ayun pala yung malaking diferensya dati tayo na natutulog ka, hindi na nanakaw. Pero nung panahon ni Aquino, ninanakaw yung paninda mo. Tapos pag nagsumbong ka, hindi ka pinaniniwalaan. Hanggang doon lang. So, kamusta naman po yung tindahan nyo ngayon, Tay? Ay, wala na. Matanda na ako. Pinahinto na ang mga anak ko. Ilang taon na po kayo, Tay? 72 na ako. Kaya ngayon, bakit si BBM ang gusto nyo, sir, na maupo bilang Pangulo? Ay, gusto ko naman nanatikman ko doon sa ama niya na talagang mausan pabalakan dyan sa mga tao. Takot ang tao nung araw nung si Marcos. May disiplina yung mga tao. Oo. Pag nagreklamo yung nakawan, arrested ka agad. Ano masasabi niyo, Tay, na ang maraming po nagsasabi, magnanakaw daw po yung mga Marcos? May katotohanan po ba yun? Totoo yun. Hindi totoo yun kasi ano lang sila eh. Ibig sabihin, ayaw nilang umupo ulit yung anak. Tay, maraming salamat po. Maraming salamat, Tay. Oh, salamat po sa pagpa-unlock sa ating interview. Oo, oh, yun ang gusto kong mangyari, maupo. Basta sulit po, Bongbong Marcos kayo. Hindi lang po nagugutom yung mga estudyante dati. Totoo naman yun. Hindi yung mga estudyante, walang pagbago naman. Ano tayo lang mag-iwan ng estudyante. Totoo po ba yun, Tay, dati? Alas 6 pa lang ng gabi, wala nang mga tao sa kalsada, nasa bahay na lahat. Meron naman yata yung totoo yun. Meron naman yung lakang takot eh. Nakita mo, nung nawala si Marco, lumabas lahat ng kanila. Ah, diba? Marcelo, ayun, takbo na eh. Ano eh, Marcelo. Mas masyarap yung panahon ni Marco sa totoo. Ano po yung may katotohanan po ba, sir? Kasi maraming balibalita at sinasabi, magnanakaw daw po yung Marcos. Lahat din nagnakaw. Sino? Turo mo nga sa akin kung sino hindi nagnakaw. Lahat din nagnakaw. Hindi natandaan. Nabagay kayo, baka hindi niya inubutan niya Marcos. Lahat nagnakaw. Walang hindi. Eh, inanakaw nga. Sabi niya nagnakaw. Napanagdan na yaman lang. Ayaw po. Ayaw. So solid BBM po kayo dito, Tay? Hindi
naman solid. Ika nga. Maraming. Maraming. Gusto. Yeah. Maraming gusto. Sir, siya, task na naman natin mga OFW. Yeah, no? So maraming salamat po, sir.